Sumainyo ang kapayapaan. Papurit pa sa salamat ay safe. Ano mang sisidlan kung hindi nalalamnan, walang kwenta't kabuluhan. Subalit, kung ito na may umaapaw, hindi maaring isarado yan, kaya't kakalusin at aawasan. Gayon din naman ang isip ng tao. Kapag lumalabis na sa kasamaan, kinakalos inaawas ng Ama. At ang damdaming taglay nila ay di marapat mawala ng laman, kundi patuloy sidlan ang kanyang pagmamahal. Kaya't ang layon at nasa niya ay makadama ng tuwiran upang siya'y matutunan nilang hanapit pag-ukulan. Ang may pandama ay nakadama. Iba't ibang hain, iba't ibang handog, iba't ibang alay, pare-parehas lang ang tawag. Mula pa rin sa Ama ang kaisipang ginamit nila. Wala kang maiaalay, maihandog, maibibigay sa kapwa mo kung walang kaloob ang Diyos sa Ama sa buhay mo. Kaya't kapag binigay mo ang pagmamahal mo sa kapwa mo, nakapaghandog ka na sa kapwa-tao. Kapag binigay mo ang mga bagay na naging pagpapala mo, inalayan mo ang kapwa mo tao na lugod ang Ama sa iyo. Ano man ang nasa iyo at pinahalagahan mo at pinamahagi sa kapwa mo ay lugod na lugod ang puso mo kapag bukal ang kalooban mo. Subalit, ang bawat hain na binibigay sa kapwa tao, walang malilihim kahit na ano. Yaw ng pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't huwag sabihin ng sino man wala akong kakayahan. Huwag sabihin ng sino man wala akong maibibigay. Ibigay mo lamang ang katapatan mo at pagiging makatotohanan, may maibibigay ka na sa kapwa mo. Sapagkat ang pagmamahal ay masigit sa lahat ng bagay at higit sa lahat ng handog kanino man. Kaya't ang pagiging matapat, katotohanang layo ng Ama. Kaya't sa inyong lahat, matigib kayo ng galak. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahana. Mula kay Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati. At ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal. Pati mga baka at tupa, isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, "46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw.
Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa na sa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Walang nakatatalastas o makatatalastas ng damdamin at kalooban ng sino man maliban ang Ama na buhay na buhay. Kung minsan marami ang sumasamba para sa pakinabang, para sa pagnanasa ng kapakinabangan, ngunit hindi sila sumasamba dahil gustong madam at makilala ang Ama. Hindi tumatawag para sa malasakit na pagmamahal niya, kundi sa pagnanasa ng mga kinihiling nila. Ngunit ang Ama'y iba. Tinatawagan niya ang kanyang mga anak, hindi para lamang sa pakinabang niya, kundi para sila'y makinabang din sa kanya. Sapagkat ang pakinabang na mula sa kanya ay di kayang ibigay ng sino man. Ngunit sino ngang ganap na makakakilala sa kanya at sinong lubos na tatanggap sa kanya? At paano siyang makikilala ng mga anak niya? Kaya't ipinakilala siya ng tapat at makatotohanan. Subalit maliwanag na nakitang hindi ginagalang ang kanyang Ama. Kaya ang mga nagpapalagay na sila'y pumaparoon sa templo para sila'y sumamba. Ngunit ang isip at damdamin nila ay hindi siya batid at kilala ng Kristo. Kaya't maliwanag niyang tinuran, bakit niyo nilalapastangan ang tahanan ng aking Ama, ang templo niya? Sapagkat maliwanag na ang adhikain nila bilang tao lamang ang naroroon sa isip at damdamin, hindi ang pagtungo para makipagtotoo at sumambang ganap sa Ama. Mga minamahal, kayo ba'y may kawangis sa ganitong layunin? At nawawangis ba ang inyong damdamin sa mga taong gayon? Na walang inalam kundi ang pakinabang at di inaalam ang pakinabang na mula sa Ama kundi bagay na gusto nila yaong nais makita. Ang wika niya, sambahin niyo akong buong galak at mararamdaman niyo sa inyong kalooban. Kilalanin niyo ang aking mga aral at mawawaan ninyong matuwid na mauunawaan. Makalalaya kayo sa mga pita ng laman at angaring pang sanlibutan. Subalit paano ituturo pa rin at gagawin ng tao kung walang hinagap sa isip niya ang kabanalan at kung hindi ninanasa ang katotohanan at ang layon sa sanlibutan ng siyang nais lamang? Kaya naman, ang Amang tunay na nakatatarok at nakalilirip ng isip at damdamin ng kanyang mga anak, batid niya ang nagnanasang magpakatuwid at maging ganap. Batid din niya yaong may pagnanasa at paglalayon lamang sa halaga, sa bagay, na sa lapit pang sanlibutan. Mga minamahal, ano ang tinutukoy na mamamatay yaong katawang hinandog upang tububos at manubos ng kasalanan? Subalit ang mga walang pangunawang tao, hindi madama ang kanilang magandang layunin. Hindi madadama ng sino man ang tunay na mabuti at magandang layunin sa damdamin nila kapag ang isip nila ang may pagnanasa. Kaya't ang wika ng Ama, ang bawat araw niyo'y tigibin ninyo ng pag-asa at ang bawat alalaala na mula sa akin siyang gunitain niyo't pag-ukulan ng pansin. Mga minamahal, sumain niyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Bakit ka ba nagtitibay sa pananalig mo at pananampalataya? Ano ba ang gusto ng puso mo?
ano ang layunin ng damdamin mo? Totoo ba ito sa Ama? Masaya ka ba? Sumasaya ka ba sa kabila ng mga pinagdaraanan mo? Yaw ng patotoo, puso mo'y suma sa Kanya. Ngunit tigib ka ba ng takot at pag-alala? Tigib ka ba ng galit at puot sa puso mo? Huwag mong dayain ang sarili mo, wika nga niya. Sapagkat wala kayong pinagkaiba, wika nga ng Ama, doon sa mga nagtutungo ng templo na may layunin lamang pala. Kaya't ang puso nila'y wala sa akin, nasa bagay pala't sanlibutan. Buhay ba ang Ama? At nang dahil tarok at batid ng Kristo ang kanilang damdamin at kaisipan, pinaghahalibas ang lahat. Ngunit nagalit ang mga walang pangunawa. Naghanap ng kaparaanan na kung papaano siya'y paratangan. Kaya tinanong, anong palatandaan mo para gawin mo ito? Samantalang din nila batid ang kanilang ginagawa ay tunay na may kamalian. Kung ang pakay nila ay tunay na pagpapakabanal, kung ang layunin nila ay tunay na pagbabago, hindi nila gagawing magulo at kaguluhan ang idudulot sa templo. Kundi, payapa nilang nanamnamin ang kanilang paghahandog na sarili, na sa puso'y numunukal bumubukal ay pagmamahal, na sa isip ay mabuti ang layunin, hindi lamang sa bagay, hindi lamang sa kung ano, kundi dahil siya ang dinadama sa kalooban. Ngunit paano ito mawawawaan ng tao? At paano ganang ito'y tatanggapin kung walang magpapaliwanag at bibigay ng unawa? Kaya nga't ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang ganang siyang magpaliwanag at magbigay unawa sa mga anak niya. At kung magkagayon, maunawa nilang layo ng Ama at ng Anak, at sa pamamagitan ng Espiritong pinag-isa, magkaugnay at magkaisa, yaong mga anak niyang sa Kanya'y totoong tumatanggap. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Kung nais niyo pang maragdagan ang inyong kaalamat karunungan, masusugan ang inyong narinig ngayon, bukas, magtungo kayo sa kung saan mang nais niyong tungo ang dambana at muli, mararagdagan ang inyong kaalaman. Kung ang isip at damdamin niyo sa pagtungo niyo kung saan ay ang Ama ang pakay niyo at hindi ang bagay na grasya na nais niyo lamang kamtin sa Kanya. Pakikilala niya kung sino siya at pakikita niya kung ano siya sa pamamagitan ng mga aral at mga salita niya. Sa gayon, ang nagsasabuhay sa Kanyang mga salita at nagbubuhay sa Kanyang mga aral, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pag-asang walang katapusan sapagkat ang pag-asa nila ay Ama lamang. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Nang dahil totoo siya at tapat siya, mula kay Lucas. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niyo? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito pagdating ng bahay. Aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay.
sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaysa siyam na putsyam na matuwid na hindi mangangailangang magsisi. Tiwala na ba sa iyo ang Ama? Naniniwala ba sa iyong pagbabago? Magalak at magpuri kung hindi mo naririnig na tinutuwid ka niya. Ngunit mabuti ang ginagawa mo at nagpapakatotoo ka sa kanya. Nadarama mo ba siya? Nakikilala mo ba kung sino ang nagpapatibok ng puso mo? Kung papaano niya napagagalaw ang lahat ng bahagi ng katawan mo? Kung magkagayon, magalak ka at magpuri kapag may natutuwang kapwa-tao ka. Kapag may nasisiyahan at nagbabagong buhay. Ngunit, wala ka na bang pinagmasdan kundi ang mga kamalian ng kapwa mo? Ngunit sinasabi mo'y nagbago ka, sinabi mo'y totoo ka na? Ngunit ang hindi mo matanggap, bakit gayon ang kapwa-tao? Maliwanag ang sinabi. Iiwanan ng siyam na putsyam at hahanapin ang nag-iisa. At kapag ito'y naibalik, may galak ang Ama. Kung magkagayon at isa kang nagbago, totoo ka sa pagbabago mo, gawin mo sa kapwa mo taong mapatotohanan, ikaw ay napili ng Ama mo. Sapagkat doon napapakita ang katapatan at pagiging matuwid na tao kapag ang kanyang pangunaway malawak na totoo. Sapagkat ang masakit sa kanya ay di gagawin kapwa tao at di kailanman iisipin man lamang ito. Kaya't ang nais ng Ama, ikaw na nakakilala sa akin, mithiin mong kumilala rin ang kapwa tao upang magawa mo ang lahat ng para sa akin, tupdin mo ang aral ko. At kung papaano ko'y sumasayo, damhin sa kalooban mo, matutupad mo ang aral ko at salita ko'y sa iyo. Sa gayon, karamay kasama kita at di mo aanuhit sisinuhin ang kapwa-tao kundi mimithiin mong makiisa sa kanila upang ganap silang magbago. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, ano ang patutuo damdamin mo'y kaiba sa kapwa-tao? Kung walang katulad na naiba, nakawangis ng ama't anak na tagapagligtas mo. Mga minamahal ko, madaling gawin at sabihin kapag nais at kapag gusto. Ngunit mahirap para sa tao kapag ayaw ng damdamin at isipan ito. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Iiwanan ang siyam na putsyam at hahanapin ang isa at kapag nasumpung ay matutuwa ng Ama. Ganyan ang Ama. Hinahanap niya ang mga naliligaw at nawawalay sa Kanya. Ngunit, nang masumpungan niya, hindi niya sinasabing, ba't ganyan ka? Wala nang paninisit, walang ginagawa kahit ano. Maliban ang kupkupin at ipadama yung pagmamahal niya. Tao, gayon ba ang pagmamahal mo? Sinusuri mo ba kung anong magagawa mong mabuti sa kapwa mo? At hindi sinusuri mo kung anong kasalanan ng kapwa mo? Minimithi mo ba na mapagtungkulan mo ang Ama dahil sa mabuting gawa't layunin niya sa iyo? Magalak at magpuri, damdamin mo'y totoo sapagkat nakawangis ng damdamin niya nang tinanggap mo'y siya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat di mo ikatutuwa ang kapahamakan ng iyong kapwa, kundi kay malulumbay at mahahabag. Kaya't ang mimithiin mo'y mailigtas mo't mahango rin siyang tulad mo, yamang hinango ka ng Ama mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Sumasa inyo ba ang banal na Espiritu na taglay nyo bilang kayo'y tao? Patotohanang ang nadaman nyo'y mula sa Ama at Espiritong banal na sumasa inyo. Do'y kaya nyong tanggapin ang kapwa nyo tao at aapuhapin nyo yaong kapwa nyo'y nagkasala at di lalayuan kailanpaman ang pag-ibig ng Ama na marapat ipadama at ipakilala sa kapwa ng bawat isa. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Alala, umbaga, ang sikat ng araw at maalam na mainit na pagmamahal ng Ama ay para sa lahat. Hindi para sa ilan at sa mga matutuwid lamang at mabubuting nilalang, kundi sa lahat ng taong kanyang binuhay, mabuti man at masama. Ngunit magkaiba ang sasapitin ng mabuti at ng masamang kanyang anak. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang matalinghagang mga aral ng Ama sa pamamagitan ng anak na binigyang karapatang makialubilo sa tao ay ibinaba at binahagi pawa. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain. Yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punuan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong niya. Niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng sinsing na panyapak at panyapak, kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan
at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo ng sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Misa, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat kayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Iba't iba ang ugali ng tao sa lupa. Sadyang doon mo makikita ang totoong damdamin at kalooban ng tao sa pagsubok na mga gayon. Na nagpapalagay na hindi minamahal, hindi pinahalagahan kapag may makikita na para bagang pinahihigit sa kanya. At ito ang di nawawala sa tao, ang inggit at selos. Sapagkat kung minsan, nilalaso ng isip ang isipang masama na pumapasok ng dahil sa inggit at pagsiselos. Namamatay ang katwirang mabuti at pagmamahal ng dahil sa masamang kaisipan. Ngunit iba ang ama. Anuman ang kasalanan ng mga anak niya, hindi sumama ang layon niya sa kanila. Hindi naging masama ang mithiin para sa kanila. Kundi anumang kasamaan ang mithiin pa rin niya ay pawang kabutihan. Pagpapatawad